Oh, ito mga kababayan, o panoorin po natin yung gawa ng Vincentiment, no? Na pinamagatang Nurse Paid. Gawa ng Vincentiment, syempre kasama diyan si Director Daryl Yap. Ano po? Eh panoorin muna natin bago tayo magbigay ng komento dito sa kanilang bagong gawa. Sabi pa ni Direk Daryl Yap dito, mga kababayan, kapag ka hindi tumindig yung pinagtatrabahuhan ni Nurse Paid, ano po? Eh, mas marami pang series ang magagawa ng Vincentiment patungkol sa Nurse Paid na nagngangalan. Eh ako po mga kababayan, hindi ko na kayo paliligoy-ligoyin. Hindi ko nasasabihin na, oh, baka na ibang tao naman yan. Eh malamang po, ang talagang tinutukoy naman dito, isang si Nurse Paid, no, nasikat na sikat ngayon na wala naman pong ginawang, ano, tama. Masama po yung ginawa talaga eh. Imagine mo, magbibigay ka ng suggestion para lagutan ng hininga. Yung nanay pa ng presidente natin ngayon, ha? O, diba? O, tuloy na natin. Umpisahan na natin. Panuamin po natin si Juliana na gumanap bilang Nurse Paid. Ito, maikli lang po ito. Pero mag-expect tayo na madami pang kasunod. O, in 3, 2, 1, and go! Nurse Paid! Nurse Paid! Nurse Paid, ano naman ginawa mo? Bakit? Ano naman binibintang niyo sa akin? Bakit nagre-reklamo na naman yun dun sa semi-private call? Natakasang bungera talaga niyang mga yan. Bakit? Anong ginawa sa'yo? Wala. Eh, wala pala. Wala naman palang ginagawa eh. Ano kaya ginawa ni Nurse Paid? Sa tingin niyo ano po? In-injection na ba agad? Or kung whatever? Kung ano? O, tuloy natin. Pagpaumanhin niyo po mga kababayan, kung medyo putol-putol po ah. Dahil alam nyo naman, baka maka-copyright po tayo. Pero ito naman po ay pag-aari ni ng Vincentiment at ni Direk Daryl Yap. Yun naman po mga yan. Eh talaga, kumbaga pinupost nga nila. O eto yung mga tao na nag-ano sa amin, nag-ano tawag dito? Nag-re-upload nung aming content. No? Hindi naman sila nang ka-copyright. Mababait po yan. Diba, Direk? Game. Tuloy. Wala palang ginagawa kay Nurse Paid pero ayun, may reklamo sa kanya. Bakit? Ano ginawa? Ay, anong ginawa mo? Dinamihan ko lang talaga yung tusok sa kamay niya. Kunwari, wala akong mahanap na ugat para dextrosan siya. Pero ang totoo, gusto ko lang talaga siyang saktan. Aray ko. So wala namang ginawa sa kanya pero ang gusto niya lang mangyari is gusto lang talagang saktan. Alam niyo po mga kababayan, nung ako po ay nandiyan sa Pilipinas, yung anak ko, awang-awa ako nung time na yun. Kasi nagkasakit siya, mataas yung lagnat, tapos, eto hindi ko sinasabi na yung gumawa doon sa mga, sa anak ko, eh sinasadya nila. Kaya lang mahirap po talagang mahanap yung ugat. Pag baby, ano po, pag baby, lalo na kapag medyo mataba. At maliliit po talaga yan. Talagang ang ginagamit na ringgilya dyan, eh yung talagang, maliit na maliit mga kababayan at napakahirap po nahanapin. Awang-awa ako dun sa anak ko kasi ang dami ng tusok, hindi pa din makita yung ugat. Gusto mong awayan yung doktor, kaya lang trabaho po nila yun eh. Talagang makikita mo naman yung diferensya ng ugat natin. Ayan, sa akin, kitang-kita mo. Kitang-kita yung ugat natin na matatanda. Pero dun sa mga bata, hindi. Pero etong Kenar Spade, eh matanda naman pala eh. Kitang-kita, madali makikita yon. Tapos tinusok ng tinusok, parang ng kulam. Ano? Tinusok ng tinusok. Tapos sasabihin, hindi ko po kasi makikita eh. Yung pala, ang gusto, eh saktan lang. Tuloy natin. Gusto kong masaktan siya, kaya tinusok-tusok ko siya hanggang nakabenting tusok ako bago... Bente! Napakadami naman nun. Siguro, nangingitim na yung pagtutusukan nun, ano? Sobra yun. O, oh, tuloy. Bago, benteng tusok bago maswerohan si ni Nurse Paid. Maswerohan. Alatang sinasadya at gusto lang talagang masaktan. Grabe naman yung mata ni Juliana, ano? Mga kababayan, kayo po, ano sa tingin nyo? Si Juliana Palermo. Ah, Si Juliana ang gumanap. Parisco. Ba, tama po ba yung pagkakabanggit ko ng apelido niya? Si Juliana ang gumanap bilang Nurse Paid. Bagay po ba? Hawig po ba? Sakto po ba? Para sa akin, medyo. O tuloy,
pan. Parang binuno. Ebs. Eh, bakit may ebs. Kunyari lang, kunyari lang. Pero totoo. Tatuloy. Ayun, eh sabi mo wala naman palang ginagawa sa'yo. Eh bakit ginanin mo siya? Bakit ginanin mo yung pasyente? Dahil magkaiba kami. Hindi mo ba alam? Oh, yun yung ano. Kung makita nyo mga kababayan, ha, talaga namang dikit na dikit eh. Doon sa istorya ni Nurse Faith. Doon sa ipinost ni Nurse Faith, mga kababayan. Pag magkaiba, no? Iba ng paniniwala, hopefully, alam ko naman na 99.9% ng ating mga nurse sa Pilipinas ay hindi naman po ganito. At nag-iisa lang si Nurse Faith na ganyan. No? Na pagkaiba, yung iba, yung iyong paniniwala sa paniniwala ni Nurse Faith, eh naku, masasaktan ka. Nakakatakot po talaga. Nakaka-alarma. Kaya naman po ang Vincentiment at si Direk Daryl Yap, eh talagang hindi nila tinitigilan. O, tuloy. Magkaiba daw, no? Hindi mo ba alam? O. Iglesia yun! Iglesia yun! O, kaya naman pala, iglesia. Mamaya ipapakita natin sa inyo kung bakit ano ang problema ni Nurse Faith sa iglesia. Ano? Ipapakita natin sa dulo. O, tuloy. Hindi ako iglesia. Oh, ano masama? Alam niyo po mga kababayan, kung merong masarap na pakisamahan, no? Na ano, relihiyon sa ating bansa, yan po yung mga iglesia. Mababait po yan, tahimik mga kababayan. O ano ang masama doon sa pagiging iglesia niya? Doon. Eh wala namang ginagawa sa iyo, eh, bakit mo ginanoon? Nurse ka! Nurse Faith, di ba? Di mo ba natatandaan yung pledge natin kay Nightingale? Oh, sino ba yung si Nightingale? Hindi ko alam. Pero yung pledge ng mga nurse, basta ang alam ko at naiintindihan ko, mga kababayan, eh, pro-life dapat yan. Bumuhay nung mga, bumuhay, ano, ba dati pang patay? Ano yun? Magic. Kumbaga, tulungan na makarecover yung mga pasyente, no? At hindi pumatay ng pasyente. Tuloy. Pero sino si Nightingale? Wala akong pakialam sa tingle mo! Tingle mo! Okay na. Hindi ko na uulitin yan. Ha? Alam nyo kung ano yung... Ayan, si tingle. Patuloy. Tingle mo! Huwag lang matatapat sa akin ang mga hindi ko kasundo. Oh, yun ang nakakatakot. Sana po eh talagang si Nurse Faith lang ang may ganitong ugali sa Pilipinas. Dahil po, nako, siyempre kawawa na nga yung pasyente, nakaratay na, tapos pag hindi pa niya kasundo, eh malilintik ang palalo. Tuloy. Dahil matitikman nila ang lupit ni Nurse Faith. Oh, Nurse Faith, saan ka pupunta? Dadala ko ng pagkain ng iglesyang pasyente na yan. Talaga? Peace offering? Hindi. Dadala ko ng dinuguan. Alam niyo, dadala ng dinuguan. Alam niyo naman po na hindi kumakain ng dinuguan yung mga kapatid natin na iglesia ni Kristo. Di po ba? Tapos, dinuguan ang papadala. O, talagang may kalalagyan kay Nurse Faith, ano? Patuloy. O yan, mga kababayan. Ito po yung post ni Nurse Faith noong 2022. Ayan, talagang kay Nurse Faith po itong ginawang ano na to. Itong ginawa na maikling pelikula. No? Ang post po ni Nurse Faith tungkol sa mga iglesia ni Kristo. Ayan. Dahil nga po alam natin na ang iglesia ni Kristo ay sinuportahan ang kandidatura ng ating Pangulo ngayon na si Pangulong Bongbong Marcos. So, syempre galit si Nurse Faith dahil hindi yung kanila ang sinuportahan. Sinabihan niya, INC for Unitives. O sa madaling salita, in Tagalog, Iglesia ni Kristo para sa mga magnanakaw. Di ba? Sure kayong may Diyos kayo? O kinwestiyon niya pa. Dahil lang po sa pagsuporta ng isang kandidato, eh questionable kay Nurse Faith kung merong Diyos ba ang mga kapwa natin. Iglesia ni Kristo. Mga kababayan, malamang sa alamang to, meron pang kasunod to, kaya abangan po natin yung mga series ni Nurse Faith dito sa Vincentiment. Grabe si Nurse Faith, ano? May pelikula na agad. Yun nga lang.
for sure, hindi niya gusto itong pelikula.